Hello, kumusta po mga ka-channel? Anong ganap natin sa araw na ito? Ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa housing at sa tinatawag nating average income ng mga manggagawang Filipino, not only Filipino but as a whole ay sa kabuuan ng Canada yung concern ng ilang mga kababayan natin. Shout out nga pala sa mga kababayan natin na mga taga-Taiwan na sabi nila nag-apply daw sila sa port-to-port recruiting agencies or recruitment agencies dyan sa Taiwan. At kumusta po kayo? Kagaya din po sa mga kababayan natin dyan sa may Hong Kong at particular sa mga kababayan natin, mga taga San Manuel, sa mga taga Isabela na nanonood din sa ating mga vlog. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta, sapagkat yung panganahing concern ng mga kababayan natin sa gawi ng Far East ng Taiwan at ng Hong Kong at ilang mga kababayan natin sa Middle East ay bombarded tayo ng mga katanungan patungkol sa nga sa general o sa average income per hour ng mga manggagawa dito sa Canada. Well, ang tanong, to be more particular, pumili ako ng isa at hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan, at sinabi niya doon na worth it ba na sumweldo ako ng $12 point something kapag nandyan na ako sa Canada. Well, masasabi natin, depende sa iyong paggastos o depende sa iyong ways ng sabihin na natin ng pagmamanipula mo ng iyong salapi o ng iyong income pag nakarating ka na dito. Siyempre, may kanya-kanya naman tayong priority pagdating sa tinatawag natin kung paano natin gastusin yung ating mga pananalapi, hindi po ba? So, depende yan sa disiplina rin natin sa mga sarili natin kung paano natin i-divide o iba-budget yung ating pera. Siyempre, kahit na gaano pa kalaki, kung waldas naman tayo sa pera, ay parang ganun pa rin. Unlike dun sa kung halimbawa maliit ang sahod, pero kung marunong kang magtiyaga at marunong kang mag-budget sa iyong salapi, ay aabot o ibig sabihin, magsosobra pa. Well, sa pag-uusap natin ngayon, sabi ko, gusto nating i-focus yung unahin natin yung general average ng pagsahod dito sa Canada o yung per hour ang pinag-uusapan natin, ano? So, sisilipin natin yung general income average per hour ng bawat probinsya at ito siya. Sa kasalukuyan, ayon sa retailcouncil.org or Retail Council Canada, ang minimum hourly wage rates as of June 1, 2021 ay ang mga sumusunod sa kabuuan ng Canada. Sisimulan natin sa pinakamataas sa western part. Una, ang Yukon ay mayroong $13.85 per hour. Northwest Territories na mayroong $13.46 per hour. Ang Nunavut mayroong $16 per hour. Ang British Columbia mayroong $15.20 per hour. Alberta may $15 per hour. Ang Saskatchewan naman ay may $11.45 per hour. Ang Manitoba ay mayroong $11.90 per hours. Ang Ontario naman ay $14.25. Ang Quebec ay mayroong $13.50. Ang Newfoundland and Labrador ay mayroong $12.50 per hour. Ang Prince Edward Island naman ay mayroong $13 per hour. Ang Nova Scotia naman ay mayroong $12.95. Ang New Brunswick ay mayroong $11.75 per hour. So, ibig sabihin nito, ito yung general and in average according sa Retail Council of Canada na kung saan ito ay basihan ng pasahod ng mga manggagawa dito sa Canada. Therefore, hindi ito sinasabing ito na talaga po pwedeng mas mataas, pero ang minimum niya ay base sa itinalaga ng Government of Canada. Pero sa pagkakaalam natin, ang Saskatchewan ay tataas ng 11.81 kung hindi ko nagkakamali ngayong October. Nakakatuwang isipin sapagkat mayroong mga pagbabago na magaganap kapag dumating na yung October ngayong 2021, po pwedeng tumaas ang mga sahod o ang per hour dito sa Canada. So in general, kung i-average natin ito, lumalabas at pumapatak na $15 per hour ang average income ng isang tao dito sa Canada per hour. Kung mapapansin ninyo, ang may pinakamababang per hour rate per hour
dito sa Canada ay ang Saskatchewan na naglalaro lamang ng 11 point something. Kung titignan natin talaga in an average, ang pinakamababa talaga ay ang Saskatchewan. So titignan natin mamaya kung sad to say ba talaga natin masasabi na ang may pinakamababang per hour, rate per hour ay dito sa Saskatchewan. Pero ayon sa SDS, sa mga nakaraang 10 taon, marami ang lumipat mula sa iba't ibang probinsya patungo dito sa Saskatchewan, katulad ng sa may gawi ng Alberta na maraming mga kababayan natin, maraming iba't ibang nationalities mula sa Alberta, sa British Columbia ang hindi nakakuha ng permanent residency at hindi nakapag-renew ng kanilang mga work permit, ang lumipat dito sa gawi ng Saskatchewan upang makuha nila yung kanilang status, kung tawagin natin. Number one is the work permit status o yung temporary residence visa. At yung pangalawa naman ay kung paano sila magkakaroon ng permanenteng pamumuhay dito sa Canada. At minabuti ng mga kababayan natin ito na manirahan na dito sa Saskatchewan. At ayon sa SDS na pagkumpara nila na ang buhay ay mas simple dito sa Saskatchewan kumpara sa Alberta, which is true sapagkat yung pamumuhay doon sa Alberta, sinasabi ng ilan na hindi ako nanirahan sa Alberta, hindi kami nanirahan sa Alberta, pero ito yung naririnig lang natin at na babasa lang natin factual ayon sa SDS na halos magkapareho yung buhay sa Alberta at sa Saskatchewan in terms of ways of living. Pero pagdating sa tinatawag nating pananalapi, malaki talaga ang pagkakaiba. But sabi natin, magiging hadlang ba, katulad ng tanong ng kababayan natin, magiging hadlang ba ito upang nang sa ganun ay makamit niya yung kanyang mga pangarap na halimbawa makapagpundar, makabili ng bahay o makapagpatayo ng bahay sa Pilipinas, makabili ng sarili niyang sasakyan sa Pilipinas, matulungan yung mga kamag-anak sa Pilipinas. Magiging hadlang ba ito sapagkat yung nabalitaan niya raw sa Alberta, halimbawa na lang, ay mas malaki ng higit kaysa dito sa Saskatchewan. So yan ang pag-uusapan natin mamaya at bibigyan ko kayo ng sample kung bakit masasabi natin na worth it nga ba o hindi yung paninirahan dito sa Saskatchewan. So isang halimbawa ng pag-uusapan natin ay yung average na presyo ng bahay. So gusto ko muna ipakita sa inyo kung magkano ba yung average na presyo ng bahay dito sa Canada. So panoorin natin to. Ayon naman sa livingincanada.com na nagsusuri ng mga bahay o presyo ng bahay dito sa Canada, kung makikita ninyo sa gawing ibaba, habang mas lumalaki yung syudad katulad ng Vancouver sa British Columbia, ang average house ay $1.36 million. Ang average sa month change ito ay nasa 2.63%. Halimbawa sa Toronto, Ontario naman ay nasa, ang average na house price naman ay $870,000. Kung titignan natin, malaki yung pagkakaiba niya sa Regina, Saskatchewan na mayroon lamang $254,000. Sa may Fredericton, sa New Brunswick naman mayroong $198,000. Sa iba pang bahagi, katulad naman ng Manitoba, mayroon namang $295,000. Sa gawin ng Alberta naman, mayroong $353,000. So ibig sabihin, lumalabas na ang Canadian average house o price ng bahay ay nasa 488 or halos half million Canadian dollars. So ganun ka mahal yung bahay dito sa Canada. But of course, kung titignan natin, isa sa pinakamababa na may presyo ng bahay ay dito sa may Regina, Saskatchewan. Kung mapapansin ninyo, malaki yung pagkakaiba ng presyo ng bahay sa Saskatchewan at sa iba't ibang bahagi ng Canada. For instance, sa British Columbia, to be more particular sa may Vancouver, ang halaga ng bahay ay humigit kumulang 1 million. Yun ang average. Samantalang dito sa Regina, Saskatchewan, ay alos umabot lamang, sabihin na natin in average, $295,000 to $300,000. So malaki yung pagkakaiba o yung agwat. Siyempre, ganun din sa may gawi ng Ontario, sa may Toronto, na kung saan halos umabot ng $700,000 yung isang average sa bahay. Dahil nga
sabi natin, yung quality of living ay magkaiba. When we say quality of living, ibig sabihin yung cost of living ay magkaiba. Siyempre, mas magastos yung uri ng pamumuhay sa mas malalaking syudad kumpara sa mas maliliit na syudad na tulad ng Regina, hindi po ba? Kung pag-uusapan natin ng economics, nandun kasi tayo sa tinatawag nating inflation rate. O yung halimbawa, kung ang isang syudad, halimbawa, pagkumparahin natin ang Calgary at ang Regina, Saskatchewan, na mas malaki yung kanilang per hour kumpara dito sa Regina, Saskatchewan. Kung pagkukumparahin kasi natin in terms of yung tinatawag nating purchasing power at yung tinatawag nating inflation rate, ang tendency kasi ng tao kapag mas marami siya natatanggap na pera, ayon sa mga economist, ay mas malaki yung tendency niya na gumastos ng mas malaking halaga batay sa kanyang inaasahan. Samantalang, ang mas maliit yung kita, mas lessen yung paggasta niya dahil yun lang yung kanyang inaasahan. Therefore, makaka-apekto ba ito sa plano mo sa buhay? Base naman sa aming karanasan ay hindi naman gaanong kumbaga na ipagkukumpara namin yung sahod namin sa ibang mga probinsya sapagkat iba't iba naman yung pangailangan namin o iba't iba yung pangailangan natin. That's what I mean. So halimbawa, dito sa Regina, Saskatchewan, kung ang halaga ng bahay ay kaya nating bilhin kumpara doon sa Calgary, halimbawa sabihin natin sa Alberta, ay nakaayon doon sa sahod nila. Mas malaki ang sahod, mas malaki ang paggastos, mas mahal yung bilihin. Ganon din dito, mas maliit yung per average income per hour, mas mababa ang presyuhan ng bahay, mas kakaunti yung kailangan naming ilabas sa pera. So ganun din po doon sa iba't ibang bahagi ng daigdig, hindi po ba? So the more na mas malaki yung pera mo, the more na mas mahal yung mga tinatawag nating paninda. So in terms of inflation rate. So ganun din po, hindi ba? So ibig sabihin nakabatay lang sa tinatawag nating inflation rate at yung kakayahan ng pera o ng salapi na bumili ng isang bagay o ng isang item. So, kung makaka-apekto ba ito, sabi natin kanina, hindi naman. Depende na lang siguro kung paano nyo idadrive yung sarili nyo sa pagbabudget na mas mainam upang nang sa ganun ay makapag-ipon. Sa iyo, kababayan, na paparating dito sa Saskatchewan, ay inaasahan natin na yung thinking natin dun sa pananalapi na kung ikukumpara kasi natin sa ibang mga provinces, mas mataas talaga. Pero, batay sa experience naman namin, nagsimula kami sa $11, nakasurvive naman tayo, nakapagpundar naman tayo, at nakakapag-save naman tayo kahit papaano. So, depende na lang yan sa syudad kung saan naroon ka, at depende na rin yan sa kung papaano mo didisiplinahin yung sarili mo kapag natatanggap mo na yung iyong bi-weekly na sahod, hindi po ba? Katulad nga ng isang kwento ng isang naging kaibigan natin na nag-training sa atin dito sa Regina at they're from Calgary and Edmonton. Ang sabi nila, may H&M din sa kanila, may H&M din dito. Nung pinagkumpara nila yung presyo, bakit daw mas mura ang mga damit dito sa H&M sa Regina kumpara sa H&M Calgary at H&M sa Edmonton? So ang explanation lang dyan ay yung inflation rate kung tawagin natin. Natural, hindi nila pwedeng ipantay yung presyo ng mga damit sa Calgary, that's what I mean, at sa Edmonton kumpara dito sa Saskatchewan. Siyempre, mas mababa ang per hour o yung wage natin dito kumpara sa kanila. Kaya nung nakakita nila na mas mababa yung mga damit dito sa H&M, Bekena Man, dito sa may Regina, Saskatchewan, bumili sila ng mas marami kumpara sa dati nilang binibili sa gawi ng Alberta. So, ganun lang din po yon, hindi po ba? So, to shorten our discussion, hindi natin pwedeng ikumpara yung average wage, kung tawagin natin, o yung per hour, average per hour dito sa Canada sapagkat may iba't ibang standard of living sa bawat syudad, sa bawat municipality, sa bawat province. Mas mataas ang standard ng province, mas mataas ang cost of living. Mas mababa ang cost of living ng isang probinsya, mas mababa ang paggasta o ang paggastos ng isang tao kung siya ay naninirahan doon. Sana po ay naliwanagan tayo pagdating sa tinatawag nating general average at sa tinatawag nating per hour.
Sana po ay nalinawan kayo na sabi natin iba-iba yung standard of living dito sa Canada, kahit na Canada pa yan. Hindi po ba? At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa Rod's Channel. At sa inyo mga kababayan natin, mga taga Far East, Hong Kong, Taiwan, Japan, at ng mga subscriber natin ganoon din sa Middle East, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Gayun din sa mga kababayan natin, natutuwa ako may nanonood pala dito sa Canada. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa Rod Channel. At kita-kita po tayong muli sa mga susunod na vlog natin, sa mga susunod na araw. At maraming salamat po. Kita-kita.